Nasagi ng humaharurot na pickup ang isang tricycle sa Zaraga, Iloilo. Tumilapo ng driver at angkas, pati ang mga kargang container ng tubig. Bumangga pa ang tricycle sa isa pang tricycle at motorsiklo. Hindi naman malubha ang sugat na tinamo ng tricycle driver at kanyang angkas. Pinag-uumpog ang ulo sa katinangayan ng pera't ari-arian. Yan ang sinapit ng isang lola sa Maynila sa kamay ng mga sospek na kinilalang mga sarili niyang apo. Ang mga suspect na huli sa magkahiwalay na operasyon. Babala po dahil sensitibo ang inyong mapapanood. Narito ang report ni John Consulta. Gabi ng December 3, 2023, may imbing na natutulog ang 73 gulang na lola na yan sa Maynila nang binusalan siya. Dinaganan. At sinuntok sa ulo. Nagpumiglas ang matanda at nagsisigaw. Hanggang sa pinag-uumpog ang ulo niya sa sahig ng makailang beses. Dito na nahilo ang matanda. Kinuha ng isang suspect ang isang pouch na may lamang pera, alahas at cellphone. Ang karumal-dumal na pag-atake sa lola at pagdinakaw, mismo mga apo pala niya ang may pakana. Hindi lang patutulugin si lola, si sistema ang ganon dahil tuloy-tuloy yung ginagawang pag-tatakip nitong tela dito sa bibig at saka ilong ni lola. Pwede siyang mamatay doon. Disturbing itong nangyayari. Kaya nung pinakita sa akin ito ng mga operatiba natin, agad-agad na sinabi ko na hanapin nyo itong gumawa nito at kailangan natin bigyan ng hustisya itong at si lola. Natuntun sa Aurora Province ang 22 anyos na babaeng apo na umatake sa kanyang lola matapos magsampan ng reklamo at nakapaglabas ng warrant of arrest ang korte. Ito pumapalag ito. Ayaw pong sumama. Nagkaroon po ng resistance sa paghuli dito sa babae. Ang kasabwat naman na kapatid umano ng suspect na huli sa Cavite. Pananagutan nila kung ano yung nagawa nila. Ang hinain dito, ang sinampang complaint natin dito is robbery with violence. Tumanggi silang magbigay ng pahayag. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humingi ng tulong sa Japan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center para imbestigahan ang sunod-sunod na bomb threat sa ilang paaralan at ahensya ng gobyerno. Kabilang sa nakatanggap ng bomb threat, ang SSS Baguio City Branch at 28 ahensya ng gobyerno sa Maynila. May bomb threat din sa 2 paaralan sa Paete, Laguna at 3 paaralan sa Taguig. Ayon sa CICC, ipinadala ang mga bomb threat gamit ang email ng isang Takahiro Karasawa mula sa isang server na natuntun sa Japan. 3 insidente na raw ito mula 2021. Pero sabi raw ng Japan, noong nakaraang taon, hindi Japanese national ang nasa likod ng email. Gumamit lang ito ng server ng isang hotel sa Japan na compromised at posibleng wala sa Japan ang email sender. Nakipagpulong na ang CICC sa Japanese Embassy habang may koordinasyon na ang NBI sa Japanese Interpol. Kinumpirma ng Japanese Embassy na batid na nito ang mga ulat pero tumangging magkomento dahil may gumugulong ng investigasyon. Sugatan ng 17 taong gulang na babae sa Vigan City matapos siyang pagtatagain. Ang suspect, sarili niyang ama. Ayon sa pulisya, nag-away ang mag-ama dahil umano sa karelasyon ng anak. Lasing din daw noon ang suspect nang biglang itaki ng anak sa mukha ng ilang beses. Isinugod siya sa ospital, sumuko naman ang suspect na wala pang pahayag. Hindi na raw magsasampa ng kaso ang dalagita at ang kanyang pamilya. Nasa 47 pa ang hinahanap sa gumuhong lupa sa Maco, Davao de Oro, isang linggo mula nang mangyari ang landslide. Bukod sa mga bangkay na nare-recover, may mga natatagpuan ding parte lang ng katawan. 17 bangkay naman ang hindi pa nakikilala at nakatakdang isailalim sa temporary burial process bukas. Nananatiling hamon sa mga rescuer ang paminsan-minsang paggalaw ng lupa. Dagdag puwersa naman ang batikang search and rescue dogs ng Philippine Coast Guard na ibinyahe pa mula Zamboanga del Sur. Idineklara ng no-build zone ang pinangyarihan ng landslide sa Davao de Oro. Mungkahing bigas ang ipamahaging ayuda sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps. Imbis na pera, kinukonsidera raw ni Pangulong Bongbong Marcos.
Suhestyon ito ng Agriculture Department na anila'y makatutulong sa pagpapababa ng inflation rate sa bigas kung sakali ang National Food Authority ang magsusupply ng bigas. Ilang estasyon ng Pasig River Ferry tigil operasyon ngayong araw. Ayon sa MMDA, sinuspindi muna ang operasyon sa Lambingan Station, Santa Ana Station, Maybunga Station at PUP Station dahil mababaw ang tubig sa bahagi ng pagdadaungan ng ferry boat. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isinusulong sa Kamara na gawing 50,000 pesos ang minimum na sahod ng mga guro sa mga pampublikong paaralan. Nakasaad yan sa House Bill 9920 na inihain ng ilang miyembro ng Makabayan Block. Kapag nais sa batas ito, magiging katumbas ng salary grade 15 ang pinakamababang sahod ng mga public school teacher. Sa ngayon, nasa salary grade 11 o nasa 27,000 pesos lang ang buwan ng sahod ng mga teacher 1 to teacher 3. Hindi daw ito sapat para matustusan ang pangangailangan ng pamilyang may limang miyembro. Wala pang pahayag tungkol dito ang DepEd at Budget Department. Huminto ka sa atin! Matapot na yung bata, oh! Kumarurot ang rider na yan na may angkas na dalawang bata at isang babae nang sitahin ng MMDA sa Maynila. Buwis buhay din itong nagpa-zigzag-zigzag sa iba pang sasakyan para makatakas. Nang ma-corner, kumaripas ng takbo ang rider at iniwan ng mag-inang angkas. Nang mahuli, agad pinusasan ang suspect. Panay ang hingin ito ng tawad, natakot lang daw siya dahil wala siyang dalang lisensya. Bukod dyan, wala ring helmet ang mga sakay niya at sobra-sobra pa ang angkas. Git naman ng rider na takot lang siya, kaya siya tumakas. Initial violation niya is just 3,000 pesos eh. Ang buhay hindi pwedeng palitan yan. Sa unang pagkakataon, humarap sa Senado ang nakasaad na petitioner sa mga signature form para sa People's Initiative. Pero itinanggi niyang miyembro siya ng grupong nagsusulong ng charter change. May report si Ian Cruz. Pangalang Anthony Abad ang nasa signature form para sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Kanina, humarap na siya sa Senado. Itinanggi niyang miyembro siya ng pirma ang grupong nasa likod ng signature campaign. I'm really not part of pirma, not organizationally or a member of it. My role is really as an advisor on constitutional reform. Nasa form daw ang kanyang pangalan dahil alphabetical ang pagkakasulat ng mga petitioner. Aminado rin siyang nakapulong si Speaker Martin Romualdez at iba pang kongresista noong Disyembre kasama sina Noel Oñate, ang lead convener ng grupong pirma. It's just problematic to me because I actually have the transcript of Mr. Oñate's testimony during the last hearing during which he said, si Anthony Abad ay kasama namin sa professional sector ng pirma. Nauna na itinanggi ni Romualdez na sangkot siya sa bilihan ng pirma o anumang illegal na aktibidad. Nilinaw rin niyang nagbigay lang siya ng payo at walang kinalaman sa pangangalap ng pirma. Bukod sa pangangalap ng pirma, naglabas din ang pirma ng TV ad na EDSA Puera. Hiningi ng mga senador kay Oñate ang listahan ng mga donors sa ad na nagkakahalaga ng 55 million pesos pero tumanggi siyang ibigay ito. For additional information of the committee, our contributors were also invoking their right to privacy. Ibinalik na raw niya ang mahigit 27 million pesos na halaga ng donasyon sa mga donor na ayaw magpakilala sa publiko. Kinuha naman daw sa kanyang mga bank accounts ang 28 million. Nung pumasok sila sa ganitong advocacy, hindi pa dapat ready na sila and proud to say na ipinaglalaban nila itong charter change, itong People's Initiative. Nakakagulat na all of a sudden, parang hindi na sila naniniwala dun sa advocacy na pinondohan nila. Donors should reveal themselves unless talagang iba ang funder. Inusisa rin sa Senado ang kawalan ng registration ng grupo sa Securities and Exchange Commission o SEC. In fact, pirma no longer exists as of February 10, 2004, is that correct? Their certificate of registration has been revoked since February 10, 2004. Since the time of their incorporation, they have not submitted any reportorial requirements with the SEC. Ayon pa sa SEC, hindi kasama sa grupong pirma sina Oñate at Abad
nang isumite ang incorporation nito. Giit naman ang abogado ni Oñate, inaayos pa ang corporate registration ng pirma sa SEC pero nagsumite sila ng dokumento online. Just this February, Madam Chair. So pagkatapos lang ng hearing, Yes, Madam Chair. Multo na to. The process is, Madam Chair, we submit... 20 anyos na. Naguguluhan lang ako, Atty. Abisada, dun sa timeline nyo eh. Nag-initiate kayo ng People's Initiative, pero hindi pa pala ayos yung documentation ng pirma nyo. It's only a registered voter that is required to file for People's Initiative. And we are hoping, by the time we file the petition, baka nga po, umabot na kami doon sa part na makapagbayad na ho kami. Ian Cruz, nagbabalita para sa GMA Integrated News. On spotlight, ang pag-flex ni Selena Gomez sa boyfriend na si Benny Blanco at ang pagsabak sa acting ni Lisa ng Blackpink. May report si Aubrey Carampel. Blackpink Lisa in her acting era? Sasabak na rin kasi si Lisa sa acting sa American hit comedy drama series na The White Lotus Season 3. Sa ulat ng American media outlet na Variety, magsisimula na ang shooting ngayong buwan sa Thailand. Hindi pa idinedetalye ang magiging role ni Lisa for her acting debut. Nag-sorry ang agency ng South Korean superstar na si Ji Chang-wook. Humingi ng paumanhin ang Spring Company sa staff, cast at viewers na na-offend sa paggamit ng aktor ng e-cigarette sa set ng isang drama series. Mahigpit na ipinagbabawal sa South Korea ang panginigarilyo o pag-vape sa hindi designated areas. Kung si Taylor Swift may pa-kiss and hug for Travis Kelce sa Super Bowl, finlex naman ang bestie niyang si Selena Gomez, ang kanyang boyfriend sa social media. Umani ng milyon-milyong likes and reactions ang series of sweet photos nila ng music producer na si Benny Blanco. May caption niya na "My Best Friend" na kinomenta ni Benny ng "That's My Best Friend". Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News.